Okay mga boss, so it's shout out time na. So tara, start tayo. Shout out kay AJ Lochavis ng Camotes Island, Cebu. Kina Rinaldo Honyo, Kenneth Servo, Alwin Arcitas, Manuelito Reyes ng Valenzuela, kay Actor Mektik, kay Kuya Romeo Repair, may YouTube channel po yan, supportahan natin, pati to sila Lupin TV, nagbablog din yan, si DB Noitik Vlog, pasupport daw mga boss. Shoutout din kay Kuya Leo Datik TV, at yung sa panyang YouTube channel na Leo Jin Tech TV. Shoutout sa iyo kuya, at may YouTube channel din po yan, sana masuportahan nyo din. So paano yan mga boss, tara, start na tayo. Okay mga boss, tuloy natin to. Bali, inabot din siguro ng ilang linggo mahigit o ano, bago natin makakuha tayo ng, ano, ng ganitong pyesa. Ang nakuha ko ay ayan, 101, ibig sabihin 100 ohms. Tapos 501, ibig sabihin 500 ohms. So wala tayong nakuhang eksaktong 470. May binigay sa akin si Kuya Marvin na 470, hindi ko nahanap yun, kaya ito na lang tayo. At maganda-ganda naman to. Nag-try din muna ako bago to dumating. Nag-try muna ako nung nagawi ako ng round. Bumili ako ng ganito. Ayan, eksakto talaga siya, 470 ang ohms. 470 ohms. Kaya lang nung ni-read ko sa tester, hindi accurate at saka unstable siya. Nagbago-bago yung ano, yung reading niya, kaya hindi ko na kinabit. Ganon din tong 100 ohms. Tapos bago pa yan, ang wala pang trimmer, ang ginamit natin na pang fix muna, resistor muna, ayan. Isang dalawang 50k na naka-series at saka dalawang 470 na naka-parallel. So itong 50k na ang total niya ay ano, 100 ohms. 150 ohms pala mga boss. 100 ohms na naka-series para po yan sa DC out. Tapos ito namang ano, 470 ohms ay para sa biasing niya. So dito nakalagay yung 470 na nakalagay ngayon ay 500 ohms. Tapos ito naman yung 100 ohms. So yun yung kabila, dalawang channel yan, kabila nasa na yung ano, tinuturo ko. Ayun, yun yung isa. So okay na to mga boss. Bali, wala pa tong ano, wala pa tong speaker terminal. Ayan, kasi sira. Tapos kinabit muna natin sa auxiliary yan. Diyan muna natin hininang yung speaker para matesting lang natin kung ano, nawala na yung DC out, kasi nga sabi ko hinugasan ko tong board. Tapos yung mga nagka-carbonize na ano, yung nangingitim tulad nito, nangingitim yung terminal na mga pyesa, yan yan, katulad yan, para nagka-carbonize. Yun ang naging dahilan dyan, kiniskis ko sa isa nyan habang hinuhugasan ko. Ito sira na, kaya tinanggal ko muna kasi hanapan ko yan. Kung wala akong mahanap yan at matagalan, kukonvert natin sa ganito, mga gano. Pero ipahuli na natin yan. Try muna natin i-on. Ang problema nito, nung hindi nila sa akin, continuous blinking. So nakaprotect lang siya, hindi siya nag-i-steady. Tapos hindi gumagana yung relay. So tingnan natin kung ano. Ayan, huminto na siya. Volume nakababa. Muting, wala, nakapatay. Naka-auxiliary naman siya. Tapos nakadaan pa yan mga boss ang test valve. So try natin i-volume. Ayun. Try natin itong ano, bano na natin. Balance, gumagana pa yung balance. Isang speaker lang inaramit yan. Selector, ayan. Ah, ito, lilinisan ko pa to. May loss pa, may loss, ayan o. May loss pa to, may loss pa. Ayan o, nagbabasag-basag ang tunog. Ibig sabihin, lilinisan pa tong ano. Sa ton, tune in yun, o kaya nakadipit. So naka tune in tayo ngayon, tune in tayo yan. So
Ayusin pa tayo yung auxiliary, yung ano, lilinisan natin yan. Pero need siguro dyan ng contact cleaner, isprayahan ko yan ng contact cleaner. Para malaman natin kung effective din yung contact cleaner. Pag ano, bibili na lang ako. Pero may dapat akong gawin na personal, hindi agad natin to matatapos. Pero yung vlog natin hanggang dito na lang siguro, kasi hindi ko na rin isasabay sa video yung magkakabit lang na tayo nito, kasi yun lang naman, magkakabit na lang at konting spray na lang ng contact cleaner yan, okay na. Tapos ano ba yung kabila, siguro mamaya itesting ko lang kasi dihinang, kung wala naman problema, kung as usual naman na tumutunog na, hindi na natin isasabay sa video, okay na siguro yan mga boss. So, same result lang naman yan eh. Nga pala yung ano natin, yung mixer natin, naka bluetooth yan. Ayan, ito yung nabili nating cellphone na mumurahin. Ayan, so ano bang mga tugtog dito, kinuha din natin to sa studio, sa YouTube studio. Ayan, medyo blurred na. Ano bang mga ano, ayan, ayan, tingnan natin kung ano. Ginagamit ko din sa vlog na ano, tugtog. Yan, paborito ko to, Studio 2223. Para siyang jazz. So okay na mga boss, ako na lang siguro muna mag-enjoy sa sounds nito. So mag-upload lang ako ng kaunting video lang doon sa, baka maunan nyo itong mapanood doon sa FB page natin. So hanggang dito na lang yung vlog para sa Sansui na to. Nailigtas siya sa Katay dahil sa dalawang tao at saka sa mga nag-comment na nanghinayang. So napasi na, ano yan? Ano tawag dito? Hindi naman napasikan. Look, ano ba? Napa-recall uli ako, napaisip ako. Tapos nag-try uli ako ng ano, ng i-repair ko uli. Subukan ko uli kung hanggang saan talaga yung kaya. At medyo tinamaan tayo ng ano, ng swerte. Swerte na rin siguro at gumana bigla. Parang natsambahan din na paglinis-linis natin doon sa mga ganito, mga nagka-carbonize na na ano, na paa, gumana. Nawala yung halos 43 volts na DC out na ano, so hanggang dito na lang mga boss, mahaba na siguro tong video natin. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Kita-kita tayo sa next kong video. So mga boss, i-add ko na lang to sa video natin na block diagram ng Sansui. Dito pinag-aralan ko kung paano talaga gumagana yung amplifier na to. So kung mapapansin nyo, ayan, may linya na may arrow. Tapos yung mga bilog na may ikis, yan po yung switch. So input selector, tapos papunta siya sa balance. Tapos nakatap sa linya na yan yung muting at saka yung high filter. After ng balance, papunta naman siya sa volume. Tapos nakatap naman dyan sa may volume yung loudness. Tapos yung output ng volume, papunta na sa pre-drive stage. Tapos yung output ng pre-drive stage, papunta na sa error correction amp at saka sa power stage. Tapos papunta na sa protector, then headphone, then speaker out. Itong tone control, naguluhan ako talaga dito, hindi ko agad nakuha na yung tone control pala. Yung input ng tone control ay galing mismo sa pinaka output ng power amp o yung speaker out na, tapos papasok sa tone, tapos lalabas, ipipid niya uli dito sa pre-drive. So dito naguluhan talaga ako sa sistemang to at hindi ko agad nakuha-kuha. Kaya nahirapan ako kasi iba pala yung design ng mga vintage mga boss.
mapapansin nyo papasok yung ano dyan eh. Tapos mamaya dito naman tayo sa ano, sa adjustment. Ito yung adjustment ng bias at saka yung DC out. So isang channel lang muna yan, DC, zero adjustment sa left channel o sa right. So ang adjust nila for negative or positive 20 millivolts lang. So sabi dito sa instruction, i-center position yung KBR1. So ano ba yung value ng KBR1 doon sa ano, sa DC out? So yung value ng sa DC out na KBR1 ay 100 ohms mga boss. So hindi pwedeng lumihis ka doon na hindi naka-center talaga, kasi pag lumampas ka malalamang yung positive supply. Pag linihis mo naman pakaliwa, halimbawa pakaliwa, tataas naman yung negative supply. So halimbawa nag-adjust ka pa kanan, magiging positive 1. Pag sumobra ka ng pihit naman pa kaliwa, magiging negative 1. So kailangan sintong-sinto mga boss. Ganon din dito sa ano, sa ano naman niya, sa bias naman niya, left and right. So ayan, nakalagay naman kung saan magti-test. KBR to naman, yung value naman niya ay 470 ohms na trim pot o VR, variable resistor. So ang pinaka na naman dyan ay gitnang gitna din naman. Ngayon kung pataas na pataas yung pag-adjust mo, tataas naman yung bias mo. Pero pwede mo namang itimpla na lang yan kung ilang bias lang yung pwede mong i-add. So dito ang recommended ay 4 millivolts lang dapat yung bias na sakto sa kanya. So pwede mong babaan pa, pwede mong taasan, pero huwag mo nang taasan kasi delikado. So mas maganda 3 to 4 millivolts lang. So ayan, dito ako kumuha ng base para maisinto ko ng tama yung amplifier na to nung nagkaroon na tayo ng ano, yung in-order natin sa online na VR o kaya variable resistor. Pasensya na, nabubulol ako. So paano yan mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin at yung video na to para sa Sansui. Last part na to, kumbaga part 3. So hanggang dito na lang yung mga gagawin doon na switch, lilinisan natin at saka yung mga kakabit tayo ng speaker terminal, off-cam na lang natin yun. So hanggang dito lang, maraming salamat at kita-kita tayo sa next video ko.